Habang naka-aircon ka, basta kumiyak yung tubig na radiator, nagbubukas to. So, magpupuman itong yan. Nag-high speed siya. So hello guys, welcome back again sa aking YouTube channel. So ngayon meron naman tayo ngayon bagong tutorial guys na tuturo ko sa inyo. So meron itong auxiliary fan motor or radiator fan motor, ating wawiringan ko ng low speed sa high speed. So gagamit tayo ng dalawang relay, ordinary relay gamit natin dito, tsaka itong resistor. So anong video ko guys na ginawa, meron akong ginawa doon na yun anong ginawa kong video na gumamit ako ng tatlong relay doon. Ganito rin, mayroong low speed sa high speed din sa single motor. So ang ginamit ko ng relay ay ano, dalawang normally closed, normally open na relay, tapos yung isa doon ay isang ordinary relay. So ngayon guys, sa video ito ating gamitin na itong ordinary relay. Wala siya normally closed, normally open. So gagamit tayo ng ano, gamit tayo ng resistor. Itong resistor ay nakuha ko to sa Crown Victoria Ford. Sa blower ito, sa low speed sa high speed din niya. So 1 2 3 ng blower. Blower ng aircon. So yung nakarang ginawa kong video, ang ginamit doon kasi ay ano, spring ng ballpen yun ang pinaka resistor ang ginamit ko. So ngayon ito yung gamitin ko, itong resistor talaga. So meron siyang apat na terminal. So hanapin natin dito sa apat na kung alin yung nababagay na speed para dito. So meron akong ginawang diagram guys. Meron naman akong ginawang diagram. So ipapakita ko sa inyo yung diagram, ating connection, para mas madali nyo maintindihan. So itong relay yung gagamitin guys. Bali ito, ordinary relay. Pwede kayong gumamit ng 5 pin or 5 terminal na relay. Dapat pag gumamit kayo ng 5 pin na relay, yung puro 87 lang, yung walang 87, yung isang 87 walang in na nakalagay. Pag may in na nakalagay, ang gamit nyo lang ito yung itaas lang, yung 87. Kasi pag may A kayong, for example, may nakuha kayong relay na may nakatatak na it na A sa 87 sa pang 5 na pin, kasi ang mga lahat na relay alas kalimitan, 5 pin. Meron pa rito isa. Meron pa sila additional dito, yung bus relay. Kaso nga lang, yung iba nun, merong A na nakalagay. Pero pag mayroong A na nakalagay, huwag nang isama yung kasi normally close yun eh. So bali ang isama nyo lang itong, ang inyong gamitin nyo lang yung 87. So bali kaya ginawa ko yung apat lang para mas madali nyo makuha. So halos yata man guys, familiar ka doon sa relay, na connection ng relay. Bali yung 30 natin, yung common natin, yung lagi nasa battery. So maglalagay tayo ng fuse kahit mga 30 amperes lang o kahit 20 amperes. Tapos yung 85 natin, yun na magaling sa ignition. Pag on mo ng ignition, bali sa on siya ilagay, wag sa accessories. Tapos itong 86, ito yung control ng low speed natin. Ito. Dumaan siya ng resistor. Tapos itong isa, ito yung high speed natin. Kasi meron akong ginawang video, naunang video, tatlong relay ang ginamit ko. Kasi ang purpose ko nung kaya tatlong relay ang ginamit ko doon, ground ang pinadaan ko sa resistor. Para medyo safe siya. Ito kasi, medyo alanganin kasi ito eh, kasi dumaan sa ng bali positive na ito, supply na mismong dumaan sa resistor eh. Kasi halos naman walang makikita resistor na nakasel, mga ganito. Halos kasi mas madaling hanapin yung spring type na resistor. Kaya medyo alanganin siya pag dito nilagay. Pero ano lang ito guys, para may mga idea rin kayo kung kumbaga meron kayong pagpipilian kung alin yung gusto nyong connection. Yung tatlong relay ba o yung dalawang relay lang. So bali
ang kanya guys. So pag pag-trigger nung ano, pag-trigger nung itong kasi itong 85 86 sa 85 dumanto ng coil eh. So pag nagkaroon siya ng negative ito kasi naka-power na to, galing sa ignition. Pag nagkaroon ito ng ground, magti-trigger siya yung coil sa loob. So magma-magnet, mag-energize siya. Mayroon itong contact sa loob, may contact point. So lalapat dito yung magta-transfer ito, lalapat ito yung contact dito sa 87. So magkaroon siya ng contact yung 30 sa 87. Meron siyang contact. So dumaan siya ng resistor itong sa low speed. So itong resistor ang magpapabagal sa kanya. Kumbaga yung supply nito, yung current pababain niya. So yung ikot ng motor babagal. For example, binoy yung aircon, ito para sa aircon. Pag binoy yung aircon, babagal yung ikot. So pag for example, ito isa yung high speed na to, itong isa yung high speed sa radiator or sa thermo switch, okay, sa ECT, engine cold temperature, or galing sa ECM or sa ECU, engine control module, okay, engine control unit. Yun ang mga galing ang command nito sa dalawang ito. Pero sa mga lumang modelo, pwede na rin sa manual. Pwede na rin ito galing sa thermo switch. Pag na-reach na ng makina yung init, okay, pag na-reach na thermo switch yung init niya para bumukas, para lumapat yung ground. So, pwede na niyang i-transfer yung ground nito ng thermo switch. So, magkaroon ito ng negative, tapos yung 85 naka-ignition na siya. So, magti-trigger siya ngayon. Ihigop na yung contact sa loob, so lalapat din ito. So mga high speed siya, solid na yun, solid na yung power niya, yung supply. Kaya mga high speed siya. Ito yung naka-fix na sa ground niya. Pero yung nauna kong ginawang video guys, ito yung ground, duman sa resistor. Kaya naging tatlong relay nun. Pero mas madali ito, kaso nga lang mas safe yung nauna kasi ground yung resistor eh. Pero maalin naman guys, depende sa inyo. Kaya ginawa tong video na to para meron kayong pagpipilian. So ngayon guys, ating actual itong diagram na to para mas madali nyo makuha. So bali ito yung reeling gamitin natin. So bali 30 ating lagas sa battery at hindi sa battery. So yun guys, ating ika-connection, ating kakabit itong relay. So ito yung 30 sa baba, 85, 86. So bali yung 30 ating ilagay sa positive ng battery. So ating isama ito guys, yung dalawang 30 ito. So sasama ko na siya, sabayin ko na siyang dalawa. So titipan natin. Mas madali ito guys kumpara dun sa naunang ginawa kong video. Ginawa kong video na may diagram. Pero mas madali itong gayahin. Mas madali siya maitindihan. So bali itong 85 pagsamahin natin. Ito na lang at ipagsamahin yung 85 na ito. Ipula. Para mas madali nyo rin makuha. Wala na kasing problema ito guys, kahit magkapalit kung alin dito yung gawin nyo positive, alin gawin nyo negative. Sa dalawang ito, kasi coil naman ito eh, duman siya ng coil. Kaya walang problema kahit magkabaliktaran. Tapos, itong 87, itong itaas 87 ito. So ating ilagay dito. Ito ipapunta sa motor. So kukunin ko na ito. So bali ito ipapunta sa motor natin. So ito na lang para mas makuha nyo yung ground. So ito yung maging high speed natin. So high speed, ito yung ground sa motor.
Tapos yung sa high speed, so ngayon guys sa resistor, ating kita nyo, ating chichikin natin, ating hanapin kung saan yung pinaka mababa na parte ng resistor, connection niya. So kita nyo yan. So nakalagay sa ohms. So yan ang makita nyo dyan. Merong kilo ohms. So ating hanapin ko saan dito yung pinaka para ma-compute natin, kaya malaman natin yung speed ng ito yung mean niya guys. Itong isa, check-checkin natin yan kung saan natin makikita. So sa pangalawa natin checkin. So 3 point. So nawala yung key ohms na lang. So bali yung reading nito yan. So ayan. So 2.8 ohms. Ito sa pangalawa, pangtatlo. So 1.1 ohms siya, 1 ohms. So medyo mababa siya. So itong isa 1.4. So yung gamitin din guys itong pantatlo. Kasi pag itong sobra namang bagal, pag ito medyo mabagal din siya. Ito lang medyo nasa medium siya. Ito yung 1 ohms. Yan ang gamitin natin. So sasakan ko siya ng yan. Yan ang gamitin natin. So pwede rin kaya maglagay ng diode guys. Pero kung sa mga old model din na kailangan ng diode. Ito na naman ang diode kailangan sa mga latest na mga computer box. Kasi may mga computer box na masilan. Kasi ito pag for example umiikot siya, pag pre-wheeling na siya, habang umiikot siya na wala siyang supply, habang umiikot siya nagbibigay siya ng konting-konting voltahe, naglalabas pa siya. Kaya kailangan ng diode. Sa mga lumang modelo naman, hindi naman na kailangan ng diode. So ito yung balitan muna ito. So ayan. So yung kabila ng resistor guys, ating ilagay dito. Ating ilagay dito. Balik ko yung ayan. Diba? Ayan. So ito siya. Ito yung ilagay siya dyan. Ito yung resistor. Ito. So yung kabila ating ilagay dito sa isa. Dito. Sa isang relay. Sa low speed kay sa aircon. Yan. Yan siya. Yan. Yan ang connection. So, pero mas madali ito guys gayahin. Hindi mo na kailangan ng normally closed na run, normally open na relay. So ayan. Ayan na siya. So, bali pakita ko lang guys yung doon sa isang video ko guys. Kinauna akong ginawang video. So, hanapin nyo na lang sa YouTube ko. So, ganito yung connection na ginamit ko. So, ang resistor dito, duman dito sa isang relay. Sa control niya.
dito siya pinadaan. Kasi mas safe ito kasi ground siya. Kahit lumapat sa body itong resistor, walang problema. Hindi siya magkakaproblema, hindi siya magsho-short. Di tulad sa ganito, ito yung positive. Ang resistor, i-open ito. For example, gamit kayo ng spring, so bali open siya, hindi mo siya ngayon mga... For example, hindi mo sinasadya, lumapat sa bakal, di ba? So, mas... Depende pa rin sa inyo guys, kung alin yung pipiliin nyo. So, maglalagay tayo ng fuse. U30 kanina guys, pupunta ng battery. So, maglalagay tayo ng fuse dito. So, maglalagay tayo ng fuse. Tapos ito, for sure, ito yung pinaka-ignition natin. Ito yung ignition natin, itong switch na to. So, dito ito yung lagay sa 85, okay, 86. Saan itong tape na to? So, yan. Okay na. So, ating ilagay ito sa tape papunta sa battery. Pali so, ito, ating ilagay sa motor. Ito. Kasi itong motor na ito guys, dalawang terminal. So, pag nagigyan mo ito ng supply, itong dalawang ito, for example, ito positive, ito negative. High speed agad siya, wala siyang control. Automatic high speed agad yung ikot niya. Mabilis agad yung ikot. So, yan. Ito yung negative natin. Tapos tip ay yung ground. Itong item. So, ipipix ka muna ito guys. So, yun guys. Napix mo na siya. Para hindi na siya lumipad. So, yan. Ito yung trigger natin. Itong dalawang ito. Ito ay galing sa switch ng aircon kasama sa aircon o kaya sa meter. So saplatin ko lang yung battery kung ilang volts. 12.6 volts. So bali ito yung alligator tip sa positive. Itong isa sa negative. Ito yung lagay ito sa ground negative. Ito ba? So, atin ito sa positive. Yan. So, bali. Ito yung ignition natin. So, unot na ignition. Naka-on yung ignition. So, bali yung trigger natin. Ground yung magiging trigger natin. So, ito yung trigger natin. Speed. Bala ito isa yung low speed. Tigil mo natin. Ayan. So ayan, nabagal siya. Pag na-reach nung ano, pag na-reach yung init ng radiator, pag umabot siya ng mga 100 Celsius mahigit, so, mag-open nyo yung ACT or thermo switch. So mag-high speed siya ngayon. Ayan. High speed siya. So pag lumamig yung tubig, so babangin nyo yung temperature. So yan, bibita yung ACT or equal temperature. So babagal ulit siya. Yan. For example, pinapaint mo yung makina. Hindi ka naka-aircon. So, pag na-reach sa makina yung init niya, para bumukas yung, halimbawa, umabot siya ng 100 plus
Celsius yung init. So mag-high speed siya ngayon. Yan. Iikot yung fan. So pag nag-automatic, pag lumamig yung tubig, baba ngayon. So to normal yung temperature. So mamatay yung motor. So ating ikakabit ito, guys. Yung thermo switch na sinasabi nila or ano, engine coolant temperature is 80. So bali, ito yung high speed natin eh. Ito isa. So ating kabit dito. Yung kabilang wire ating kabit. Tapos yung kabilang wire sa negative, sa ground. Yan. So ito yung painitin gamit yung lighter. For example, ito yung pinakatubig ng radiator. So habang umaandar yung makina, hindi ka naka-aircon, habang nagkakapik sa umaga, nire-ready mo yung sakyan. So pinapait mo yung makina. Yan. Ating habang medyo makina, kumingit din itong tubig ng makina. Tignan natin kung iikot. Yan. Kumanda. Pag lumamig yung tubig, back to normal yung ikot. Mamatay siya. For example, naka-aircon ka. So buo yung aircon. Yan, naka-low speed. So, pag na-reach ng makina yung init, so ating tatakpan ng konti. Pag na-reach ng makina yung init, yung habang naka-aircon ka, so habang naka-aircon, guys, pag na-reach ng makina yung init, so magpupuman itong, yan, nag-high speed siya. High speed. Palamigin natin yung trim switch. Pag lumamig. So yan. Back to normal siya. Bumagal siya. So pupatay na lang aircon. Yan. So okay na. Sana meron kayong konting natutunan sa video ko. At saka guys, shoutout ko pala yung channel ni Kisha Channel, guys. Saka pakisubscribe din kayo sa channel niya. Sa channel ni Kisha Channel. So okay guys, kung nagustuhan niyo yung video ko, please subscribe, click the bell button for notification, share, like, and comment.